So hello guys, so magandang araw sa inyo lahat. Ngayon meron naman ako ditong aayusin na Epson. Ang model niya is 6170. So ang problema nito guys, wala siyang yung dalawang colors niya nawawala. So ang ituturo ko dito sa inyo guys kung paano magpa-power cleaning. Diba? Kasi dito guys, pag mag kung dito sa unit mismo, dito sa settings niya, sa panel niya, mayroon ditong, 'di ba, mayroon ditong maintenance. And then mayroon ditong nozzle check, head cleaning, and then power cleaning. Dito guys, nape-perform mo yung head cleaning. Kaso lang yung power cleaning naman hindi. So dito guys, ituturo ko sa inyo paano ba magpa-power cleaning. Saan ba pwedeng mag-power cleaning? So guys, ang nag-nozzle check na ako kanina, hindi ko lang nakuhaan. Ito yung printout niya. So yung dalawang colors wala. So yung cyan niya sa yung yellow nawawala. So usually pwede tayo mag-head cleaning. So, actually, yung client, nakapag-perform na rin ng head cleaning, sabi niya. So, wala pa rin nangyayari. And ako, ginawa ko rin yun, yung head cleaning. Wala. So, mas maganda, gawin natin yung power cleaning. So, talagang hihigop siya ng malaking ink. Papunta dun sa print head niya. So, parang sure tayo na hindi siya sure tayo na mabibigyan niya ng supply ng ink. So kaso lang ang problema natin dito, ayan yung lumalabas pag pinipress natin yung power cleaning. Ito yung lumalabas. Hindi siya nagpe-perform, hindi siya nag-execute. Ayan. So Anong gagawin natin dito? So gagamit tayo guys ng computer. So dun tayo mag-execute ng power cleaning. Dun tayo magkakamand ng power cleaning. Ayan. So ang dapat dito guys, ma-install nyo muna properly yung printer, yung driver ng printer. So para yung settings niya, yung mga printing preferences niya doon. So, ayan guys, right click natin yung icon and then click natin yung maintenance. Punta tayo sa power cleaning. So, and next lang natin, tapos check lang natin doon mamaya yung mga kailangan i-check before siya mag-proceed doon sa power cleaning. So, yun guys, yun yung idea. So, gagamit tayo ng computer and install natin properly yung driver ng printer and then dun tayo mag-execute ng power cleaning. Ayan, so start natin power cleaning. So, yung power cleaning guys, so medyo matagal to siya. It takes me maybe 5 minutes or 10 minutes. Sorry guys, i-close ko. Pero walang problema doon kahit kin-close ko. Ayan guys. So, ganun yung mangyayari. Ay, sorry. Ganun yung mangyayari. Mag-heat cleaning yun siya. Kung maririnig yung mga sound. So, hayaan nyo na yan guys until na matapos. And then after that, try nyong mag-nozzle check ulit kung ano yung nangyari, kung naibalik ba yung colors na wala. So guys, kahit sa ibang unit ng Epson, effective yung power cleaning. So very useful siya. Pagkatapos guys ng power cleaning, so ito check natin kung bumalik na yung colors.
So ayan, either punta tayo dun sa computer or dito sa panel niya, meron din. So punta tayo ng maintenance and then point natin yung nasa check. So verify natin kung okay na yung colors, kung bumalik na ba yung colors na nawawala. So ayan guys, nakita niyo, bumalik na yung dalawang color, yung yellow niya saka yung cyan niya. So pag nakita niyo na yan, na kumpleto na yung colors niya, so okay na siya. So yung printout niyo maganda na yan kasi nga yung colors niya complete, kumpleto na. Ito yung dati, no? Yung before, na, before tayo mag power cleaning. And then after ng power cleaning, so complete na yung colors niya. So guys, yung ink, medyo malaki yung kukonsume ng power cleaning, ha? So kailangan yung, before kayo ng power cleaning, kailangan masupplyan nyo siya ng maraming ink yung tanke niya. Yung ink mo dapat medyo marami. So expect na rin kayo guys na marami yung mawawala. So yan lang guys, thank you.